aduna ka ba'y problema? O nanginahanglan ka o tambag aron matubag ang imong mga pangutana? Digi-Jess, tambagi ko. Nahigog mamalang ko pero nga nung gingani man ko rila. Ipadangat na ang imong mga kasinatian o mga istorya bahin sa kinabuhi, pamilya, higala ug hinitugma dinhi lang sa atong programa DYRV Radyo Nobela. Tabang ka sa atong higala sa ilang pangatambag. Kauban sa DJ Jeffs. Dinhi lang sa 92.5 Infinite Radio DYRV FM. Ang tingog sa kausaban. DYRV Radyo Nobela. DYRV Radyo Nobela. Jers, maayong hapon kanimo. Ako di ay si Rowena, nagpuyo sa isla sa Bantayan. Naalangta ko i-share kuya Jers about ni sa akong ate nga nasa Manila karon nagtrabaho. Og dini sa isla, naa siya ay ginegosyo online. Like paluwagan og pagpatanto. Ginagmay ra kuya Jess kay pagsugod pa man murag mag 2 years pa kapin. Karon kuya Jess, ako ang gipahandle niya sa maong negosyo. Ako nagmanage sa mga tao nga pwedeng pautangon. Karon kay nabulilyaso man na ako'y friend nga nakahulam og 10k or 10,000 with interest na. Gipahulam na ako siya kay naay emergency nga bayaran kay lagi gidala sa ospital that time iyahang mama. Maayo kayo sa saad kuya Jess kay naabot tong time nga tingsukot na. Gisukot na ako siya kay mauman ang saad kay utang man wa man to gihinabang. Karon nasuko siya nako og giblock ko niya sa tanang contacts. Giadto na ako sa ilaha. Wala na daw siya kay nagtrabaho daw sa Cebu, nagpabuwan. Wala na ako masukot ang utang niya DJ. Unya, akong ate, nasuko na ko. Suko kayo siya. Kay ako daw gipasag or ako daw gipasagdan ang negosyo nga mao'y nagbuhi namo. Nasakitan kaayo ko kay nagsaad na ang akong maguwang nga dili na daw ako ang iyahang ipamanin sa maong negosyo. Nalain ko sa akong ate kay sa kadto lang nawala dayon ang iyahang pagsalig nako. Nga unta gipangitaan man gyud nako og paagi. Ako na lang gihinay-hinayan og bayad DJ aron wala na siya'y masulti pa na ako nga bati. Kuya Jers, diri na lang kutob. Palihog, tambagi ko sa unsaon nako. Aron nga, mabalik ang salig sa ako ang ate. Ug unsay angay kong buhaton. Dagang salamat, DJ Jers. Ako di ay ni Rowena.
Mao tong story ni Ate Rowena of Bantayan Island. Eto na naman tayo, utang na naman. Huwag ka nang umalis. Bayaran mo muna. Bayad kasi. Nakaw. Ay, nakaw. Porket wala pang wala pa'y napreso sa utang-utang. Sige, utang siya. Daghana. Wala pa'y napreso sa utang. Nakaw. Takong tito naman tayo eh. Unsa daw ang buhaton ni Ate Ruway ng mga kaigsunan aron nga mabalik ang salig sa iyahang ate niya. Kay wala na isalig ang iyahang ate niya about sa pag-manage sa negosyo niya sa iyahang ate. Kay naa siya gipahulam lagi na friend ko niya kay tungod kay emergency niya. Karon kay gilargahan hinoon siya. Ato na Cebu. Wala na nasukot ang iyahang 10K TY na. Parang sabi lang din niya ni Ayo, Cayetano ah. 10K. Nawala din yun. Asan kaya yun? Anyway! Unsa daw ang buhato niya, mga kaigsunan. Kay siyempre, nasakitan siya sa maong gisulti siya ang ate niya. Nga di siya katigo mo manage. Iyang ipabayaan ang negosyo. Nga unta, importante kaya ito nila. Nga karon iya na lang ginahinayan og bayad ang 10K. Siya na hintaon ang nagkuan. Nagsagubang sa mga giutang sa laing tao. Okay, alright. You can text your advices, opinion, and your own thoughts. There is atong text line 0926-867-8814. Or pwede po dito sa atong live, pwede ra kayo mga kaisunan. Shout out to Almarski. DYRV. Radyo. Nobela. Shout out to Almarski of Yanga. Shout out daw diya sa... shout out ko sa Tagapili. Shout out to niyong diha. Shout out to Bu Bargula. Hello. And also to Lizelle Marande. Hello, shout out niyo diha, madam. Pa-request og song DJ. Bisan pa may utang kang dako. Bisrak, salamat DJ. From Ria Lizelle Marande. Also shout out to Buyet. Buyet Nigre. Shout out daw sa iyang amigo nga si DJ Chavez, DJ James. Ang karaang DJ nga tape pa in taon sa una po yan pa siya rewind. Shout out ko sa ako mama nga namati karon sa imo DJ Josh from Buyet Nigre. Shout out niya diha mga Nigre family. Iadri lang at bang sa Rovella compound. Shout out niya diha tanan. Also shout out doll DJ Marks from Sitio Duldol. Hello, shout out niyo diha. Bro Mark, DJ Marks. Shout out pod, wala di ka ni opod bro sa ilan niya DJ Nails. Nako, di ka kasali sa Pakals. Again, 0926-867-814 mga kaigsunan para sa inyo mga advices para kay Ate Rowena na ngayoy advice tungod sa iyang problema sa iyang ate nga tungod sa utang, wala na siya sa ligi. DJ Jess, my friend ako na ngayoy textmate, girl ni siya. Hoy mga kaigsunan, hindi nanood ngayon si ano eh, si DJ Konyo. Ay DJ Konyo, manood ka sa live. Nay nang kita i-textmate. Alam ko sasaluin mo to. Kung sa mga numbers ay mga kuhan kaya ito ni Balandra, pero wala na ko'y sala kung atak-atak ko na siya sa mga text sa daghanay mo text niya Ate Mitch. Bili na ako kasalanan, ginusto niya yan, so bahala siya. Sa mga numbers ay mong friend, malamang magdagsa dahil ng mga text lagi niya. Samot pagbabay, nangitag text mate ay nakaw! Thank you.
Ang masabi ko lang sana, ano to, putol. Sana di na siya umutang. Alright, punta na tayo kay ano, kay Ate Kuan. Kay Ate Rowena, mga kaigsunan, sa iyahang problema. Ewan ko. Problema ba to? Kasi parang di naman. Parang ang dali-dali naman yan eh. Kasi kapatid naman eh. Kahit ganyan pa, kahit ganyan lang, or ganyan yung nangyari ngayon sa inyo, Ate Rowena. Alam ko na one day, mawawala din yan. Mag-move on din kayong lahat at magiging okay pa rin kayo. At babalik pa rin ang tiwala niya sa'yo. Kasi kahit papano, kahit ano pa yan, kumbaga natural lang yan na reaction niya sa sarili niya, yung ate mo na ma-kuanin mo, ma-discourage ni mo, di ba? Kasi sino ba naman ang hindi magagalit na 10K yun eh? Dami na kayang red horse niyan. Red horse nang inisip. Sirato. Di ba? 10K yun. Sobrang laki na yan. Ang laki niyan. So, sino ba naman hindi magagalit, madidisappoint, pag ganyan, di ba? Pero, at the end of the day, Ate Rowena, ngayon lang yan. Mawawala din yan. Makaka-move on din kayong lahat at magiging okay. Pag okay na yung pag-iisip ng ate mo. Diba? Kasi magkapatid kayo. At ate siya. Alam niyang maiintindihan niya yan. Kasi hindi talaga pag ganyang negosyo talaga, meron talaga mga pros and cons yan. Oo. Malaki nga yung ano yan. Malaki yung kitaan dyan sa magpatanto ka. Pero ano, illegal yan ha? Kasi pag wala kayong permit dyan, bawal kayo mag-ano-ano sana, patanto-tanto, mga ganyan. Oo. Dinadakip yan. Ay, naku, Ate Rowena, bahala kayo. Pag mga ano, nahuli kayo, tas wala kayong permit na mag-ganyan-ganyan. Kayo nahuli, another problem na naman. Nagbenta na lang sana kayo ng ukay-ukay. Kaso mahal kapital. Mahal kapital ng ukay-ukay. Bakit kaya? Sana di ka muna nagtiwala sa friend mo. Tingnan mo, ikaw tuloy ang nagbayad. Kasi ang laki ng pinahiram mo. Tas ngayon, di nagbayad. Ayan tuloy. Pero sa bagay ate kasi advice, yung advice nila ay gikan kay Kuan, Ate Mitch, mga kaigsunan. Well, hindi naman natin maano, hindi natin na hindi kita mabiblame talaga, Ate Rowena. Kasi 'di ba? Sino ba naman ang hindi ano, malulubagan ng loob, 'di ba? Na nainang huwam tungod sa emergency na gi-hospital lang iyahang ginikanan. So, talagang maaawa tayo. Talagang mapapabigay tayo. 'Di ba? Kahit sabihin na natin na hindi kayo ganun ka-close, parang walang assurance sa'yo na magbabayad ba to, ano, pero kasi nung unang narinig mo na nag-emergency dahil nagka-hospital yung iyang ginikanan, so syempre, maaawa tayo. Kung meron, eh, talagang mapapahiram tayo, di ba? Oy! Ari na, nagtanaw na si DJ Konyo. DJ Konyo, merong naghahanap ng text mate dito. Ikaw ata hinahanap, DJ Konyo eh. Gahanap ng text mate daw. Dapat daw yung ano, taga UV. Tapos siman yung course daw. Ikaw na yun ata, DJ Konyo. Pa-shout out DJ Jess, ug sa akong love of my life. Tapatay tayo dyan, wala na. Ba't ka nag-love of my life? Managahanap pa nga ng textmate eh. Life na si Erlyn Ernestine Bautista Laksina. Ang hirap ng pangalan mo. Hello sa iyo diha, Erlyn Ernestine Bautista Laksina. Ang tanong ko lang sa iyo, sure ka na ba? Siniraan. From Cebu City, gikan kay DJ Konyo, Richard Santillan. Okay, Ate Rowena, kasi sorry na pinapatawal lang kita, Ate Rowena. Hindi tayo masyadong ano sa'yo. Kasi ano ka ba naman? Natural lang yan. Natural na reaction lang yan ng ate mo.
Wala yan. Malilimutan nyo din yan. Makaka-move on kayo. Kasi ang mas mangingibabaw sa inyo sa huli, yung lukso ng dugo. Ewan ko ba tumatalon yung dugo? Lukso ng dugo. Diba? Mas matimbang yung pagiging kapatid mo kaysa... Or pagiging kapatid nyo kaysa ano? Kaysa pera dun. Diba? Hindi yan. Huwag kang mag-alala, ate. Time will come na magiging okay na rin sa pag-iisip yung ate mo na hindi na siya... Kumbaga, hindi na siya frustrated sa'yo. Kasi ngayon, frustrated siya eh. Eh, sino ba namang hindi na mafo-frustrate, diba? 10K na wala sa negosyo mo. Halos tinanggal na yung capital mo. Diba? Huwag kang mag-alala, ate. Babalik din ang tiwala ng ate mo from Ate Mitch. Okay nga, oo nga, diba? Babalik din yan. Ano ka ba? Yung nangungutang nga, babalik din eh. At yung nangungutang sa'yo, babalik din yun. Taga dito lang ba yun? Ah, babalik din yun. Lalong-lalo na malapit na Holy Week, ayun ako. Ayan, sige. Kuha na siya at ngi. Ikaw ha. Try mo rin approach yung ano mo ha. Yung ano niya, yung parents niya. Yung magulang nung nanghiram sa'yo na kaibigan mo ata daw. Sabi mo, kaibigan mo. Try mo lang i-approach sa pamilya niya para katong iyang pamilya, maunay mo sigig follow up dito niya na, uy, bayad ka na sa utang ni mo. Balag dili bulto, balag dili tingo, basta at least sinahinayan lang niya. Diba? Kasi yung nagpapautang din kasi pag naningil, kahit hindi naman kaya, wag na ipilit na. Na ato gyud di pa bayad sa iya tibuok, di ba? Tagay pod ninyo chance. Kumbaga be considerable ba na tagay pod ninyo chance na mo bayad pero tingi-tingi lang ba kanang dili na yan dili lang ibulto. Eh dako na kanya na, di ba? Buti na lang di ako nagpautang. Yung asawa ko lang. Ako hindi. DJ Jess, tambag, akong tambag sa letter sender si Rowena, may pamangita siyang trabaho para makabayad siya sa iya ate para dili na masuko iya ate from Genre Art, alright? Oo nga no. Mag-aanap siya ng trabaho tapos sasabihin niya sa ate niya, ate, mag-aanap ako ng trabaho para makabayad ako sa iyo. Pingin mo na ng pera kasi hanap ako ng mga requirements. Kukuha pa ako ng requirements. Maghihingi din ng pera. Yan pa rin yun. Samot na ng gasuko. Ano? Yung 10K dadagdagan mo pa naman. Asa na yan? Walang ate na di matiis ang kapatid. Kasi kahit babalik na rin ang mundo, kapatid ka pa rin niya. Pakasiguro nagtrabaho siya para maipangbayad sa utang niya. Ate, DJJS, pautang nga. Yun lang! Ate Mitch, yun lang. Talaga hindi tayo magkakasundo dyan. Naunahan mo ako ah. Hindi, doon tayo mangungutang kay ano, kay Rowena. Kasi at least sasabihin na lang natin ah, sure man me na mubayad me. Pero di me sure sa panahon kung kanus ah. Diba, ganyan sana sinasabi ng mga nangungutang. Sure bang kung namubayad ko? Pero di ko sure kung kanus ba, kung this year ba, or next year, or next generation, or next life. Next life pa magbayad. Anyway, Ate Rowena, pinapatawa ka lang namin kasi alam mo, wala eh. Natural lang yan. Wala, magkaka-okay rin kayo. Okay? Kumbaga, ano lang yan ngayon kasi fresh pa yung sugat eh. Fresh pa yung kaalingit, kaakigni mo. Di ba? Huwag ka lang magtanim ng sama ng loob din sa kanya na mubaos pod ka. Ayaw lang. Paano lang po siya, kumbaga huwag mo lang din taasan yung pride mo na ayaw mo rin siyang pansinin. Ikaw dapat yung unang-una palagi na mag-a-approach sa kanya. Kahit hindi kanya pinapansin, i-chat mo siya palagi.
Kasi pagod sa trabaho yung ate mo. Pagod niya sa trabaho everyday. Stress yan. Lalo-lalo na sa negosyo niya or sa trabaho ba or kung ano, di ba? So, dapat i-chat mo siya palagi na kahit di siya mag-reply, chat mo siya ng good morning ate. Good evening ate. Kain na dyan ate. Amping perme, di ba? Ano lang good nga, bisag ginagmay ng mga text, bisag para na yung murag OA na kayo. Ayaw na pagtaas yung imong pride, ha? Kaya ikaw man ang nanginahanglan sa iya, ha? Pagsalig-balik. So, ikaw ang una. At hindi yan agad-agad na babalik. Pagsalig, di ba? Ganyan yung pagsalig eh. Di yan agad-agad. Pero bumabalik yan. Pero sa takdang panahon pa. At kinalangan niya ng maraming effort, maraming sakripisyo para maibalik yan. Lalong-lalo na pag ganyan. Pero sa inyong dalawa, hindi yan ganong katagal. Kasi magkapatid kayo, mas importante yun sa kanya. Hindi yan, marirealize din natin mo, ba't ko kaya pinagalitan yung ano ko? Eh, pera lang naman yan, nakikita yan, na kinikita yan. Nahahanap naman yung pera, di ba? Pero yung magkapatid nyo is pag nawala yan, wala na, magsisisihan na naman sa huli. Okay? Ate Rowena, ikaw lang yung unang mag-approach palagi. Kumbaga, ilambingin lang siya always. Pareho bitaw mo, babae. Diba? Lambingin mo lang. Always mong i-chat na kahit di siya mag-reply, bahala siya. Okay? Basta at least para sa'yo, disidido ka na maging okay kayo ulit. Okay? Ate mo yan. Ikaw yung magpakumbaba. Basig dili noon ka taga-agkuan. Kinaskuhan. DJ Jess, daghang mga utang diri mga Marites. From John Ray Art. Dagan ba? Bala sila diha, boss ay. Bala sila diha. Bayarin ang ilang mga utang. Ako nga eh. Hindi ko nga nabayad bayaran yung utang ko eh. Utang din ako sa iyo, boss. Boss John Ray Art. Tapos, kung imo na ko sukton, mularga na pod kong Cebu. Tatakas din. Anyway, dagan salamat Ate Rowena sa imuhang pagpadasa og letter. Okay, katong imong friend is ayaw lang puntog ko na kaayo ha, tulisuka pod nga ganyan. Kumbaga, yam-yami lang po ang iyang ginikanan, nga ingana na kinahanglan nga. Kumbaga, pasabto lang nimo ba? Sakto lang nga pagsabot, sakto nga communication, magiging okay rin yan. Kasi friend mo naman yung kilalang-kilala mo yun. Kaya mababayaran yan, magiging okay din ang lahat. All is well, diba? Magiging okay din ang lahat, Ate Rowena. Dagan salamat sa pagsalig sa atong programa, sa pag-share sa imuhang utang. Ay, hindi pala yung utang ng friend mo na ikaw na yung nagbayad ngayon. Wag mo na ulitin din yan, ha? Dapat may pinirmahay ka mo. Good afternoon, Kuya Jess. Hi, sir Arnold. Binasa ko na yung ano mo, Sir Arnold, yung ano comment mo kanina. Ay, yung chat mo. Yeah, ayun. Hello sa imong mga kuan diha, mga pupils. Mayong uto kaninyong tanan. Hello. Og sa tanan teacher diha. Sa tanan teacher na lang all around the world para jakap jatumpang. Alright, mga commercial siya ta mga Choy. Mga nabuhi siya ta. Para di ta makasok. Philippine Standard Time is now 1:59 in the afternoon. And this time check is brought to us by Chabuging Barbecue. We'll be right back after a short break. DYRV. Radyo. Nobela. Mayong hapon. Ako di ay si Ivan,
taga Bantayan Island Senior High School. Gusto lang nako i-share di JJS ang akong na-experience kabahin ani sa akong friends. Na ako'y matawag nga barkada since elementary, kaila na nako. Og ang among balay, dili rasad kaayo lagyo. Sumaong at this time, bisan unsang lakaw or trip, masabutan gyud sa tanan. But in terms of school, sa among lima nga magbabarkada, ako ang medyo naning. Kay kung dili ko magtinarong og eskwela, puro bugoy-bugoy ang or puro bugoy-bugoy lang, ang akong papa maoy mukulata nako. Kay ang akong papa nagdako sa pagkaseryoso sa kinabuhi. Naay time di JJS nga busy kaayo sa school. Naay upcoming exams for different subjects. Maong ako, todo kayod sa pagtuon. Kining akong usa ka barkada naay giplano nga panguyaban. Abi nako og siya maoy muhimo og way. Pagka next day ana, nahibulong ko nga iya akong gipuwersa nga ako maoy mangita og paagi aron sugton siya sa maong babae. Mauto, nibalibad ko di Jers kay dili man na ako linya nga buluhaton. Pagkakaron, nasuko man na siya sa pagbalibad na ako. Dito na nagsugod ang tanan dilubyo sa akong kinabuhi. Paglabayan ko og papel, usahay papel nga naay suwat nga bayot nga iyang ipapilit sa akong likod. Maong naabot sa punto nga nagsinumbagay mi DJ og naabot jud sa principal's office. Og didto ni-decide ang among principal nga usa ka semana ming dili pa reporton sa school. Nahadlok ko og naguol ko ato kay akong papa isug kaayo. Posible pa nga makulatahan ko ato. Mauto? Pag-uli na ako, DJ, wala pa gani ko kaabot sa portahan sa among balay. Kalit nga nisugat ang mga yaw-yaw sa akong papa. Kay di ay, nahibawaan na di ay niya. Og mauto? Sukad atong hitabua, nilikay nako sa barkada ang akong school or ako kay school to house na lang yun. DJJS, dini na lang kutob akong pag-share sa akong kaagi about sa barkada. Dagang salamat o more power sa imuhang programa. Ako di ay ni Ivan. DYRV Radyo Nobela. DYRV Radyo Nobela. You're still tuning in sa 92.5 Infinite Radio, DYRV FM, ang tingog sa kausaban o sa atong programa DYRV Radyo Nobela, mga kaigsunan. Motong story ni Ivan of Bantayan Island, mga kaigsunan, usa ka senior high school. O usa ka biktima sa bullying. Nakaw! Ito na naman. Na siya ay amigo daw nga naigusto pang uyaban. O niya, siya ang himuon nga bridge para kuno nga magka kumbaga sugton siya katong iyahang amigo. Pero karon kay gibalabaran man niya kay di siya gusto sang mga ingana. Gikuan hinoon siya. Gibuli niya hangtod sa nagsinumbagay na daw sila. Karon na napa-guidance na, napa-principal na sila. Og nakuan. Nakuan sila 5 days ba 'yon? 5 days. Wait lang. Asa na 'yon? Ah, 1 week. 1 week daw nga kuan.
nga suspension. Ay hindi, wala na sila pa-report. So karon na balaka siya. Kaya iyahang papa, gikasukanin taon siya. Kaya medyo stricto iya papa. Labi na sa pag-skwela. Kanya, gikuan na lang niya. Gilikaya niya ang iyang barkada. Well, good decision ka na, Ivan. Sa mga naing-ani ng mga kuan, no? Naing-ani ng mga kaagi karon, malabi na katong mga estudyante nga kuan, mga kuan sa bullying ba? Naka-experience bullying, mga kaigsuunan. Shoutout ka ninyo. Okay lang nga. Di man na ito makuha ng tao, good. Ewan ko ba bakit meron, anong meron sa pagbubuli, di ba? Nakakadagdag bang lalaki bang? Or nakakadagdag sa pagkalalaki ba nila yan, di ba? Hindi naman sila pupogi. Ay mga kaigsuunan, nata importante di ay nga announcement sa ha. Yung sa tat sa kuan, public service. Mayong aga, gikan ni sa kuan mga kaigsuunan sa Madre de Jesus Rural Health Unit. Sa Madre de Jesus sa health promotion nga page sa Facebook. Mayong aga, naila kita nga mga magahi or mangihatagon og may dakong pagpakabana sa kada usa. Busa karong Marso 30, 2023, magtambayayong nalat kita sa ipahigayon nga mobile blood donation sa atong lungsod. Para sa mga interesado nga mudunar sa ilahang bilihon nga dugo or bililhon nga dugo, pwede na kamo magpalista sa mga barangay health workers sa inyong barangay. Kining announcement gikan mga kaigsuunan sa Madre de Jesus Health Unit, Rural Health Unit mga kaigsuunan. Join the mobile blood donation. Be a donor, be a hero. Or be a hero. Save blood for all. Donate blood, save lives. Alright mga kaigsuunan, naipagayon nga ko ano, mobile blood donation. Para sa katong mga gustong mag-donate sa ilahang or sa inyong dugo. Tanang klase nga dugo ah, tanang type. Pwede mga kaigsuunan, magpalista na lang mo sa inyohang, atuwa na lang inyohang barangay health workers or mga BHW mga kaigsuunan, palista mo dito kung gusto ninyong mukuan. Kaya ipahigayon kini sa karong Marso 30 mga kaigsuunan dito sa Madre de Jesus Rural Health Unit. Okay? Sa mga kuan na, kaya sa inyo lang dugo na pag-donate sa inyong dugo, daghan ang kinabuhi na makuan nato. Masave na kinabuhi mga kaigsuunan. Diba? Mabuhay ka mga tanan, mabuhay tayong lahat sa mga gustong mo donar sa ilahang dugo, okay? Be a hero mga kaigsuunan. Hindi lahat ng hero may kapa. Dili tanan hero mulupad. Dili tanan hero na ay superpowers. Ikaw mismo sa imong kaugalingon pwede ka mahimong hero mga kaigsuunan. Ug kana sa karong kuan, karong panahon, karon nga pagkakataon, pwede ka mahiro pinaagi sa pag-donate sa imuhang dugo mga kaigsuunan, okay? Daghan nga kinabuhi ang imong malingkawas or ma-save mga kaigsuunan, okay? Be a hero. Be a blood donor. Again, sa mga gusto magpalista, ito alam ninyo ang inyohang BHW sa inyong barangay, mga barangay health workers. Magpalista mo mga kaigsuunan, okay? Dagang salamat kay Sir or Ma'am Glenda Villa Carlos sa pag-forward sa maong kuan na may kalihukan. Dagang salamat ma'am or dagang salamat ma'am. Alright, sa mga gustong mo advice kay or muhatag, parang wala naman siyang tanong, di ba, si Ivan. Parang nag-share lang siya sa iyang experience about bullying. Ay, usa siya kakuan, usa siya sa ang tawag dito, naka-experience o sa biktima sa nga bullying sa school mga kaigsuunan sa iya pagyud mga barkada. Just text your advices or kuan inyong perspective about sa kuan kung naamoy ma-experience ani o kung unsay masulti ninyo sa mga tao na nakaagi og bullying karon or nag sa panahon karon or sa karong orasa nagkuan sila, nag-atubang sa kuan problema sa bullying.
Sabi na sa mga high school student, elementary, mga ngana, mga immature na mga utok sa mga classmate. Ewan ko kung anong meron sa utak nila, ba't sila nang bubuli. Text your message 09268767814. Again, 09268767814 para sa inyo mga advices. O pwede po dito sa atong Facebook Live. Sa duha na ito ka-live sa atong Facebook page, pwede po sa akong Facebook account, mga kaigsunan. Actually, di ba? Nang dahil din dyan sa bullying na yan, sobrang batang-bata pa na, alam mo yun, depressed, nadidepress, nagiging rason din na ayaw nang pumasok. Di ba? Nadidepress at nagkakaroon ng anxiety at natutrauma kapag pumupunta sila ng school na labi na biktima sila sa bullying. Diba? Shoutout sa mga tao na mahilig mambully, no? Anong pinaglalaban nyo, mga Choy, ha? Diba? Hindi ka naman pupogi dyan. Hindi ka sisikat dyan. Oh, sisikat ka pero bad records. Sa dili maayong dungog, ganahan ka na. Diba? Hindi natin alam kung yung mga nambubuli, mostly kasi sa mga nambubuli, mga kaigsunan, naapod sila yung mga kaugalingo nilang story sa kinabuhi. Noon, meron silang mga backgrounds na mga di pod maayo about sa yung iba, meron sa pamilya. Kumbaga, lagi sila sinasaktan ng parents nila, kaya yung defense mechanism nila is yung ipapasa nila yun, yung ilang kaligot-got, ilang kaalingit dito sa laing tao. So mauna yung mag-cause sa bullying. Diba? Family pa rin, connected pa rin sa family. Kaya i-guide ninyo ang inyong anak, mga kaigsunan, na dili kaayong kasab-an. Pwede naman kasab-an, pero minimize kumbaga, nairason dapat. Diba? Hindi yung kahit walang kwentang rason eh, kasab-an na dahil mo, bunalan na dahil yun, diba? Di na natin na siya makatarungan, di na natin na siya nga grabe nga, kumbaga grabe na natin nga kung imoy nang, kung maunay way ni mo of kwan, of disiplina, pwede, ano naman yan, way of disiplina naman yan, di ba? Ways of discipline yan, pero minimize lang po sa ato mga ginikanan, kay isa rin yan sa magiging cause na ang inyong hang anak, tungod kay dili sila makaato ninyo, ilahang ibaos na dito sa laing tao. Mauna mag-cause nga mambuli na hinuon sila. Maliban na lang doon sa taong sira ulo talaga. Yung mga kahit walang rason ay nambubuli. Diba? Kasi yung iba kasi pag tinanong mo yung mga nambubuli, bakit tinabubuli? Anong nakukuha mo dyan? Tapos pag imong kwanon gidang iya, halongkaton gidang iya kinabuhi, usa po di ay siya sa di agrabyado po sa kinabuhi, diba? Meron para siyang pinagdadaanan din na in psychological terms, di ba? May mga iniisip. Tapos yung self-defense na lang niya or yung defense mechanism na lang niya is wala. Gusto lang niya ipasa sa lain. Maamong na hinoon ang mga kuan, mga way practice, mga way labot, di ba? Maamong na lang yung taon. Shoutout to bro, Gerald Ributon. Shoutout na yung bro. Okay, Ivan, para na ako is wala ka namang ano. Kumbaga, sakto na yung decision mo na imuhang gi kuana ng imuhang mga barkada, imuhang gilikayan. Alam mo kasi minsan nakakatulong ang barkada. Pag sa tamang paraan. Diba? Pag alam mo nga nasa tamang paraan sila, tamang dahilan. Pero kung ang imuhang barkada, murag tanaw ni mo na murag masamang ehemplo to eh. Diba? Huwag mo nang barkadahin yan. Sabi nga nila, show me your friends, I will show you who you are. Diba? Kung sino daw yung mga kinakasama mo, sino yung mga barkada mo, ganun ka rin. Diba? So, tama nang imong gibuhat, Ivan, nga imo silang kay masamang ehemplo yan. Bad influence ka ng mga klase nga tao. Imong gusto is makapag makaskwila lang kag tinarong. Yan, naagyo din yung ubang tao na wala. Talagang bulihon gyud ka, walay kuan, labi na makita nila nga murag hinayon ka, murag
feel nila na dili ka mo baos, na dili pod ka para nimo, dili ka mo kuan, mulikay na lang ka instead na mo baos ka, mas mugara hinuna sila. Oh, mga ganyan. Ako ano din ako dati nung elementary ako. Ay hindi pala ako, ako ang mutabang nila, yung mga pinsan ko. Yung mga pinsan ko is binubuli ng mga ano kasi ewan ko kung bakit. Tapos dito sila sa akin na mupalapit. Nga, ang ending, ako'y maaway, ako'y mapaaway. Okay na lang yun. Eh sa ako'y bulihon. Diba? Okay naman sa akin, well, good for me nga, wakagyod ako nakaagian ng bullying, wakagyod ako naka-experience masyado. Pero, sobra ka, dili na siya joke, no? Kanang bullying, mga kaigsunan, dili na siya joke. That is a serious matter, mga kaigsunan, kasi yung iba dahil dyan sa bully na yan, yung iba, mga kabataan, nagsisuicide, diba? Nakakalungkot. Ayaw na mag-aral, dahil lang dyan, dahil lang sa kagaguhan ng ibang tao. Tapos yung ang mga innocent nga tao nga gusto lang mag-eskwela, gusto lang manginabuhi og tarong, maamong na lang, di ba? Maguba ang ilang kaugmaon tungod sa mga tao nga kusog lang mang trip. Walay lingaw sa kinabuhi. Mangialam sa mga kinabuhi sa lain, di ba? Matayo nila bulihin yung sarili nila, di ba? Untog nila yung ulo nila sa pader. Anong meron sa pambubuli? Diba? Lalo na sa panahon ngayon, no? Sobrang seryoso na ng bullying na yun. Sobrang seryoso na. Kaya talagang inaksyon na siya ng gobyerno natin. Kasi wala na eh. Serious matter na siya eh. Di na siya joke. Marami ng buhay na nawala dahil dyan. So ikaw, Mr. Bullyman, huna-una po din taon kung kanang imong gibuhat, okay ba na nimo? Kung bagay, huna-una ang naabakay maani, ana? Naabakay makuha, ana? Muda ko ba imong grades kung mambuli ka ibang tao? Diba? Ang ilig manakit. Ang ilig mang trip. Mga mong, tungod kay guba ang imong naw, mga mong nalang kaslain. Dahil sa yung pagmumukha mo eh ay tungod kay magsalig ka nga di ka atuhan kay ang imong gi kontra mas may itsura nimo. Dako kayo si mawala nimo, ang imong itsura wala. Sira na. Wala maguba. Diba? Matauhan sana kayo yung mga nambubuli diyan. Hoy! Mayos kayo ah. Bulihin nyo yung sarili nyo. Diba? Paano kaya pag one day naminyo ka mo tapos ang inyohang anak bulihon po sa eskwilahan? Ano kaya mapifeel nyo, no? Siguro ma-realize nyo na ganito pala yung ginagawa ko sa ibang kaklase ko dati. Na binubuli ko sila tapos yung pagdating nila sa bahay, iiyak na lang sila. Yung hindi mo alam, natutulo na lang yung luha ng anak mo. Tapos tatanungin mo kung bakit, anong nangyari. Ayaw sumagot. Diba? Ayaw sumagot. Kumbaga, iiyak-iyak na lang pagdating sa bahay. Sana ma-realize nyo yan na balang araw yung mga nambubuli. Na ayaw wata nga mo-reflect na sa inyo ang kinabuhi. Or mo-reflect sa inyo ang kaugalingon. Kanang inyong ipambuhat karon, ha? Manday ninyo dili tanan adlaw Lunes. Dili tanan adlaw Domingo. Diba? Adlaw-adlaw, lain-lain na. So, meaning, night time na musumbalik po na nimo ang imuhang ginabuhat sa iban. Diba? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Lakas mo mambuli, tapos pag kung atuhan ka gani, ikaw pa yung mangakig. Diba? Ikaw pa yung kusog manugan. Diba? Kalabanan sa mga mambuli, magsalig, managisaligan. Dako ila kuya, dako ila papa. Tugad ikaw sa kong papa, oh. Ikaw yun ang bubuli, tapos idadamay mo yung papa mo. Tugad ikaw sa kong kuya, oh. Suntukan kayo ng kuya ko. Sira ka ba? Ang sa akin ng DJ Jazz is siya ang bating, ha? Ano, siya yung bating. Ano yung bating, Ate Mitch?
Wait lang. Usaw rin natin. Ah, bating. Ang sa akin lang, DJJS, is... Ah, bading. Bating kasi. Ang sa akin lang, DJJS, siya yung bading kasi siya yung natakot. Mangligaw. Siya yung natakot mangligaw. Ba't ipadaan pa sa iba kung ikaw man lang... Ano to? Kung ikaw man lang ang mangligaw, di ba, DJ? Oo nga. At isa pa, siya naman ang may gusto sa girl. Ba't kailangan pa ang iba na gumawa? Oo nga. Diba, ang about dun sa panliligaw niya, pangit talaga siguro. Pangit siguro Ate Mitch, kaya natakot kasi ang iyang gibuli, kato iyang barkada, si Kuan, Churaan Guru ning si, ano to, si Ivan. Diba? Siguro pangit siya, kaya alam niyang mababasted siya, kaya gagamitin na lang niya si Ivan. Buti nga lang, si Ivan, napakabait. Kasi kung si Ivan is pareho ng ugali niya, malamang gagamitin ni Ivan yun bilang ano din, paraan. Na ang ending noon, na siya himo niya bridge. Ang ending noon, sila na'y magkauyab. Luoy na kaya itong iyang barkada. Buti nga lang talaga mabait si Ivan eh. Yung ayaw niya ng mga ganyan, yung ang motto niya sa buhay is, I don't love girls, girls loves me. Foggy. I don't love girls, girls loves me. Diba? Buti na lang, napakabait ni Ivan. At sobra. At alam ko na ibibless to balang araw. At Ivan, pagpadayon na lang imo pag-skwela, bahala na sila diha ay nagtagda. Maura man na ang pinaka the best nga weapon nga magamit nimo sa mga tao ngayong ana ay pagtagda. Pasag di sila balag adlaw, sige ka na lang kwanon ay tagda. Bahala ka niya, as long as wakan nila physical, wakan nila hilabtigod nga kung ano na ka. Kung hilabtan na yun kanila, anong, kumbaga pinagbuhatan ka na ng kama, iba na yan. Hindi na siya maday, dili tagad-tagad, i-report na yan, di ba? Pero as long as mga ganyang bagay lang naman, yung mga, kasi, huwag mong ipareha, huwag mong ibaba yung level mo dun sa utak nila. Maano kasi yan eh, mga kuwang sa tagad na mga tao, hindi alam yung mali sa tama. Hindi nila ma-differentiate yung mali sa tama. Kaya yung ginagawa na lang nila, basta nag-e-enjoy sila kahit mali, eh wala lang, happy na sila. Basta makatawa lang sila, mga mugboy kalipay. Ay, nakaw sa mga nambubuli. Anong utak meron kayo? Okay, ate, Kuya Ivan or Ivan, ayaw ipaubos or wag mong ibaba yung level mo sa level nila kasi iba ka. Mataas yung level mo at yung iba dyan, yung nang bubuli siya yun. Wala yan, mga utak, ano yan? Utak guno. Kaya huwag mong ibaba yung level mo, okay? Huwag mo na lang silang pansinin. Iyaan mo sila sa mga ginagawa nila at magsasawa din yan. Oh, the more inaabini mong tag doon, sa may ero ba? Usigon ka sa ero. The more nga tag doon yan, ano mong ero? The more nga apason ka. The more nga usigon ka. Pero ayaw ganig tagda ang ero, di ba? Muhilom na lang na skilid. Mahin mo nang ero. Ay, wamang ko tagdaan, iba. Ihong na lang ko, ay. Nakakulang sa pansin yan, eh. Diba? Ay, nagtagda, diba? Muurong na sila. Ay, kasi nag-effort sila masyado, eh. Buti ba naman, ang laki-laki ng grades? Lakas man bully, tapos pag oral recitation, wala lang, nakayuku lang. Yuku-yuku lang, walang answer-answer, ano? Tapos pag wala nang pasok, pag uwian na, lakas-lakas ng boses mo. Ikaw pa'y kusog na magsigit-sagit sa gawas. Pero sa suod sa school, duko-duko lang ka. Una ha, sag butang ay unod ang imuang utok ka sa mga nambuli diha. Hayaan muna lang sila Ivan kasi naiinggit lang yan. Oo nga, di ba? Inggit talaga yan, mga karamihan sa ganyan, mga inggit eh. Kumbaga, yun yung self-defense mechanism nila eh. Yung ipapasa yung depression nila sa ibang tao, ipapasa yung
sama ng loob nila sa ibang tao. Kulang kasi yan sila sa bakuna. Di kumpleto yung bakuna nung bata pa sila. Anyway, Ivan, agad salamat sa pag-share sa imong kuan. Hinaut sa mga nambubuli dira ha. In town, una-unaan ninyo na basig one day mo reflect na sa inyo, mag-manifest ka ng inyong ginabuhat karon. Mag-manifest ka na maybe sa anak ninyo puhon. Kung sa ibuhato ninyo. Diba? Bulihon ninyo ang kuan, ang nambuli sa inyong anak. Kaya what na, di na pwede. Kaya magkihain naman na. Kamu na may magkontrahaya na sa papa po atong gigabuli. Diba? Diba? E una-una lang ninyo na mubalik yabo na ninyo ang inyong ginabuhat nga dautan. So, ayun na lang buhata. Sakto na ng pambuli ni mo. May pagmuingo na lang ka, pakapihata sa ako sa atong assignment, be. May pag-uki na na. May pagmangupya na lang ka kaysa mambuli ka. Okay, di, mangupya. Diba? Pero di okay mangupya. Okay mangupya kung hindi talaga kaya. Pero kung kaya mo naman at tinamad ka lang, hindi na dahilan yan. Hindi na rason yan. Not valid reason na yan, okay? Pag-aral, wa may bugo sa tao, good. Basta magtuon lang, good. Alam nyo bang diligence is better than intelligence? Oh, mas maayo ang kugihan kaysa bright lang. Kung saan man ang ka-bright din mo kung tamad ka. Bright lang kasi eskwilahan niya. Sa kinabuhi, tamad ka. Wala rin patutunguhan. Pero tanawa ka itong mga hinay-hinay gutok niya. Kugihan ka ayo. Ika-dako na, ika-kuan na. Mas sila pa to'y taas nga mga adtuan, di ba? Diligence is better than intelligence, mga kaigsunan, okay? Walay bugo sa tao, basta magkugi lang. Mauna na! Dagan salamat, Ivan, sa imong pag-share sa imong story. Pag wala na kita time, mga Choy, dagan salamat. Namilit na taas ang alanang sa Tibuk Pwersa sa DYRV. Sa atong CEO, Mayor Engineer Romeo Villasiran. Og sa atong First Lady of Madre de House, Ma'am Violeta Villasiran. Og sa tanang Villasiran family. Og sa atong Station Manager, Sir Chris Concha. Og sa tanang admin and staff, DJ San Angormans. Kinigyabang inyong DJ nga si Yulog Pachoy-Choy, pero dili tisoy. DJ Jazz, mga Choy. Og sa atong programa, DYRV Radio Novela. Dire lang sa inyong number one radio station in the island. 92.5 Infinite Radio, DYRV-FM, ang tingog sa kausaban. Sa mga mag-share sa inyong story, i-direct message lang na ako mga kaisunan kay ato ng tagaan o pagtagad. Tanang klase sa story, bisag unsa pa na ato ng ato na tagaan o pagtagad din sa atong programa, okay? Be blessed, Safarian, Halalwaya, Lahayam, Yada, I love you all, Shalawam. Goodbye, ugmayang hapon, kanatong tanan.